Ito nga si Ben Simmons ay naglabas na nga ng kanyang saloobin patungkol sa team ng Philadelphia 76ers, pati na nga rin sa mga Sixers fans. Sa interview niya kasama nga si JJ Redick, sinabi niya nga na lahat nga daw ay napapansin at pinapansin netong Philly fans, pati na mga reporter. Sabi niya na gusto nga lang daw laging may masabi nila. Pati nga daw pagpo-post niya ng litrato ay kanilang pinapansin. Sinasabi daw na get in the gym, work on your game. Pero on the other hand, pinuri naman neto ni Simmons. Sinabi niya, incredible nga daw ang Sixers fans. Unbelievable nga daw sila at talaga naman daw na pinapahalagahan niya ang time na kanyang inispend sa lugar at team ng Philadelphia. Doon daw siya natuto at nag-grow. Sabi niya pa sa panghuli, Philly is great at hindi niya nga daw hate ang lugar ng Philly at ang kanilang mga fans. At ngayon nga ay pag-usapan natin ang latest balita patungkol kay Coach Ime Udoka. Maaari nga siyang magkaroon ng 1-year suspension sa team ng Boston Celtics bilang kanilang coach dahil nga sa kanyang pag-violate nga daw ng team rules, yung code of conduct ng team. Dahil nireport nga neto ni Shams Aranya na ito nga daw si Coach Ime Udoka had an improper intimate and consensual relationship with a female member of the team staff. Mukhang ang pinagbabawal yan netong team ng Boston Celtics at ito, paparusahan nila ang kanilang coach ngayon. Nilinaw naman nila na hindi nga daw nila ifa-far. Hindi daw nila papatalsikin itong si Coach Ime Udoka. Paparusahan nga lang daw nila. At mga idol, nang malaman nga ito ng mga fans, NBA fans, hinanap nila kung sino nga ba ito. At napansin nga ng ilang mga fans na iisa lang naman daw ang female staff na itong Boston Celtics. At ayun nga ang kanilang Vice President of Player and Organizational Development na si Allison Pfister. So mga idol, may ginagawang kababalaghan ito nga si Coach Ime Udoka pati na rin ang VP na ito nga Boston Celtics. Itong si Coach Ime mga idol ay may pamilya na nga ito. Tapos engaged pa nga siya sa isang American actress na si Nia Long. So talaga namang napakalaking problema ang ginawa neto ni Coach Ime Udoka. Ang laking parusa na kanyang inaarap mga idol. Tapos napublicize pa nga ito. For sure na hindi lamang on-court problem ang kanyang poproblemahin. For sure na mas malaki pa nga ang problema na kanyang kakaharapin off-court. Pero anyways nga mga idol, move on na tayo sa ating panghuling balita na patungkol nga dito sa Lakers dahil matutuwa nga sila sa ginagawa ni Westbrook ngayon. Hinahasa niya nga ang kanyang jump shot. Mapansin niyo mga idol, hindi na nga ito sa ibabaw ng kanyang ulo kung hindi sa harap na ng muka. At more art nga ang kanyang tira, hindi na pie straight, medyo palobo na nga ito. At kung ang mga resulta nga ng mga jump shot neto ni Westbrook sa practice ay magagawa niya din sa NBA sa season, ay for sure nalalakas ang Lakers. If Westbrook can improve talaga ang kanyang jump shot ng kahit kakaunti lamang ay talagang big plus nga ito para sa team ng Lakers. Matatransform for sure itong ang team ng Los Angeles Lakers. Sana nga yung 1-year experience niya kasama itong team ng Lakers, ang new coach at ang new system nga nila ay sana'y makatulong nga kay Russ na mag-improve sa paglalaro niya sa Lakers next season.